Ikwinisyon ni Pangulong Duterte ang mga nagawa ng mga kandidato sa pagkasenador ng Ocho Diretso. Bumuwelta naman dito ang oposisyon. May report si Ian Cruz. Sa campaign rally ng PDP laban sa Kawayan Isabela kagabi, muling binatikos ni Pangulong Duterte ang mga kandidato ng Ocho Diretso, ang senatorial slate ng oposisyon, partikular si dating DILG Secretary Marohas. Itong taon na ito, walang loyalty ito. Panahon ni Arroyo nandyan siya. Panahon ni Aquino nandoon siya. Wala ito. Pag ganun-ganun, pretends to be sa mga tao na walang prinsipyo, wala talaga. Sagot siya ni Rojas. Isa lang ang loyalty ko eh, the Filipino people and the Filipino nation. So para sa akin, kung nagbibigyan ako ng pagkakapag silbi, kung makakakontribute ako, why not? Kinwestiyon din ang Pangulo kung ano ba ang nagawa ng iba pang mga kandidato ng Ocho Diretso. Anong pagkulang nito ni Alejandro Aquino, Diokno, Hilbay, Makalintal, Rojas, Tanyan, Nagutok? Anong ginawa nila? Eh, they only criticize. Bigyan mo ako ng isang project ng mga Ocho Diretso that has a meaningful impact on the lives of the Filipino. Sige nga. Sa isang text message, sinabi ni Senador Kiko Pangilinan, campaign manager ng Ocho Diretso, na ang Pangulo na rin daw ang nagsabi na 3 sa 5 sinasabi niya ay hindi totoo. Isa na raw ito doon kung titingnan ang track record ng bawat isa. Lahat daw ay may nagawa at higit sa lahat, malinis ang track record na hindi tulad ng mga kandidato na dikit sa administrasyon. Isang infographic naman ang inilabas ni Gary Alejandro para ipakita ang bilang ng mga naipasa niyang batas at naipagawang infrastruktura. Ang sagot naman ni Shell Diokno, kasama sa gagawin daw niya sa Senado ay ang pag-iimbisiga sa tokhang at katiwalian. Ang patuya namang tugon ni Pilo Hilbay sa Pangulo, siya na raw ang magaling na abogado. Sabi naman ni Erin Tanyada, kitang-kita raw na hindi ginawa ng Pangulo ang kanyang homework. Sabi ni Tanyada, ang mga batas kung saan siya principal author, kabilang ang kabayaran sa mga biktima ng martial law at universal health care. Sabay hirit na i-check daw ng Pangulo ang mga record. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni na Bam Aquino, Samira Gutok at Romulo Makalintal. Ian Cruz, GMA News.